Dati, tuwid na tuwid ka eh. Ang liit niyo pa hanggang ngayon. Ang tagal niyong lumaki. Sa work po, papunta ng trabaho, pero nagkakapi lang. Mga ano pa naman yung trabaho ko. Dali, medyo mainit po. Medyo mainit. Sa loob po tayo ng bahay, pinag-isipan ko tungkan. Yung ako lang mag-isa dito, kaya pwede kong dalhin yung ano pag nandito si Mrs. Medyo bawal yung bonsai dito sa loob. Hindi pwedeng magdala dito ng halaman sa loob kasi ayaw nun yung mga insekto ba na dumadapo sa halaman. So, dahil wala sila dito, so medyo pwede tayong magdala ng halaman sa loob. So, yun nga po, bago pumunta ng trabaho, normally nandun ako sa shed, tapos tumitingin sa mga bonsai doon, sa mga habang nagkakape, para magpupunta. So, meron pa tayong mga isang oras para pumunta sa trabaho. Medyo busy kami ngayon kasi may tinatapos kami na mga product namin na medyo matrabaho. So, yung bala ko sana ay papasok ng maaga sa trabaho, pero pag pinag-isipan ko naman na pumasok ng maaga ay medyo hindi efficient ba, kasi hindi kami magkasabay-sabay ng mga kasama ko sa trabaho sa pagpasok. So pag hindi sabay-sabay yung pasok namin, maikli lang yung time na magkasama kami. So maikli lang yung time na magkasama kaming gawin yung mga product. So medyo hindi efficient yung result nun sa product namin. So ito nga ako ngayon, naghihintay ako ng time. Kanina pa ako gising eh. Nandito yung panganay ko kanina, medyo late din siya sa trabaho. So hinintay ko lang siya matapos maligo, at saka naligo na din ako. Sa naghanda na din ako para sa sa pag-alis. Pero nakita ko na after nag-breakfast ay madami pa palang oras. So sabi ko, dalhin ko kaya yung mga bonsai dito sa loob, saka tingnan-tingnan. Iniisip ko kasi yung ito kasi hindi to Japanese black pine eh, itong bonsai na to. Myugu pine, yung tinatawag na European mountain pine. So sanay ito sa malalamig na climate, yung mga talagang below freezing point ba yung temperatura. So pinag-isipan ko kasi medyo iba po yung attitude nila eh, sa paglaki. Ito halimbawa yung mga ito mga mga seedlings ito, pareho ito dito. So ano din to, Myugu pine din to, Japanese mountain pine. So sa 2 taon na edad, ganun lang po siya kalaki. Sa 2 taon. Yung laki niya ganun lang talaga. Madami po ito, kaya lang namatay yung iba kasi parang hindi nga suited sa climate dito. Parang gusto nila yung malilim tsaka medyo malamig-lamig na temperature. Kaya sa next year, susubukan ko ulit magtanim. Tingnan ko kung kaya kong sa winter susubukan ko magtanim nito. Parang hindi bagay yung niya, yung timing. Pag ikumpara ko sa Japanese black pine, pag halimbawa pareho yung treatment ko sa kanya sa Japanese black pine at saka sa Myugu, ay parang hindi nagre-respond ng maganda yung Myugu. Parang alanganin. So ito, itinanim ko kasama ng Japanese black pine 2 years ago, spring. Pero during summer, namatay po sila, namatay yung iba. So itong 2 na to, siguro mga 3 tong naiwan na to, pero yung isa napakaliit, sa 2 taon, ang liit po.
Wala, halos isang 1 inch yung height niya. Ang liit, parang ganun lang. So, sabi ko, pag-aralan ko to, yung mga pines na to. Kasi maganda siya. Yung ganda niya kasi, pareho siya sa Japanese black pine na dalawa din yung needles niya. Pero yung needles niya, malambot. Malambot po yung needles niya. Tapos yung needles niya, parang crooked. Hindi yung katulad sa Japanese black pine na dire-diretso na parang matulis. Tapos yung Japanese black pine, yung needles nun, parang medyo nanunusok sa dulo. Medyo may tinik sa dulo. Nanunusok siya pag bigla mong ginano, natutusok ay. Hindi naman dumudugo, pero ibig sabihin, nakakaramdam ka ng sakit. So, pag lumaki siya, ganito yung itsura niya. Pero malalaki pa to eh, kasi yung normally yung Mugu pine ay parang bush. So medyo, siguro kasing tangkad ng tao yung pinakamatangkad niya. Pero normally, hindi niya maaabot yung height na yon ng mabilis. Normally, magtitake siya ng siguro mga 40 years, 50 years, o 60 years bago niya maabot yung tangkad na katulad ng tao. Kasi normally yung ano ito, yung growth niya sa isang taon ay less than isang talampakan lang yung growth niya, siguro mga 6 inches lang sa isang taon yung growth niya. Kaya nga pag nag-decandling ka nito, ay iba din yung paraan ng pagdecandling. Dapat iwanan mo siya kasi ito yung tinatawag na single plus pine. Ibig sabihin, single plus pine, ibig sabihin ay kapag sumibol siya sa spring, ang season po naman dito ay apat, ano. So, summer, winter, autumn, spring. So, yung spring, yun yung tinatawag ng tagsibol. Yung autumn naman, yun yung tinatawag ng taglagas. Yung autumn, yun yung after ng summer. So, tag-init, summer, tapos magiging autumn, taglagas. Malalagas yung dahon ng mga normally yung mga katulad ng maple, yung mga deciduous na puno. Yung mga puno na natutulog sa winter, malalagas yung dahon nun. So, dahil evergreen sila, hindi nalalagas yung dahon nila. Buong taon may dahon sila, pero natutulog din sila. Kaya lang hindi totally, parang half lang yung tulog nila. Kaya habang winter, pagtulog sila, pwede mo pa rin abunuhan. Kasi parang ano lang, naiidlip-idlip lang, parang ganun. Hindi katulad ng mga maples, o kaya yung mga ibang deciduous na puno. Yung deciduous na puno po yun yung pag winter, pag autumn ay nalalagas yung dahon nila, pumupula yung dahon, nag-iiba yung kulay, yellow, pula, orange, ganun, tapos nalalagas. Yun yung mga deciduous na tinatawag na puno. Natutulog po yun sa winter. So pag winter time, kahit bunutin mo po yun, hindi po yun makakaramdam. Hindi po yun mamamatay. Huwag mo lang tanggalan ng ugat. Pwede mong bawasan yung ugat niya hanggang sa 30% na lang yung natira. Pero huwag mong ubusin, mabubuhay pa rin po yun. Meron namang ibang deciduous na kahit ubusin mo yung ugat niya, basta tirhan mo siya ng parang base niya, pagdating ng spring, tutubo pa rin yun. So yun yung mga wonders ng plant world ba. So ito nga yung Mugu pines o mountain pines ng Europe ay napakabagal lumaki kumpara sa Japanese black pine. Yung Japanese black pine kasi kayang tumubo ng 1 metro sa 1 taon. Kaya siyang mag-grow ng equivalent sa 1 metro sa 1 taon. Kung talagang healthy na healthy yung puno at nakatanim sa lupa, ganun yung tubo niya. Pero dahil nilalagay nga natin sa paso, dahil nina-nursery natin, ay hindi medyo niya naaabot yung kanyang potential, full potential ba. So ito tayo ngayon, nanonood ng TV, tapos naghihintay ng oras, mga 45 minutes pa yung ano natin, tapos mga 9 o'clock magta-travel tayo papunta sa trabaho ulit. May baon tayo ngayon, so hindi tayo mapapaaway sa bakery na naman. So ito nga po, ang bagal po. Ang bagal niya, sa 2 taon, ganun lang. Kumpara sa mga seedlings ko na Japanese black pine, na sa 2 taon nila na na growth, ay halos 2 talampakan na yung taas ng seedlings ko na Japanese black pine. Pinutulan ko na nga, pinagbabaluktot-baluktot ko na para magkaroon ng ano, mabilis yung ano ng Japanese black pine, yung progress, mabilis yung growth niya, mabilis yung parang ano po yun eh, parang in drugs ba, parang naka-drugs yung Japanese black pine. Talagang mabilis, basta tama yung alaga mo sa Japanese black pine, mabilis na mabilis yung takbo po. Pero ito, kahit apply ko pa yung in-apply ko doon sa Japanese black pine, hindi po nagre-response lang katulad sa Japanese black pine. Single plus pine siya. Yung ibig sabihin po na single plus ay
sa spring, yun nga yung naputol na kwentuhan natin kanina, kalimutan ko kasi. Yung single flush sa spring, pag oras na inano mo siya, pag oras na nagsibol siya sa spring, magsisibol siya sa spring eh. Magsisibol siya, tutubuan siya ng candles, katulad nito, ang liit nga ng candles niya. Kasi sa Japanese black pan, yung candles inaabot ng 10 inches eh. So pag sumibol siya ng candles sa spring, yung candles na to, pag oras na pinutol mo, kasi sa Japanese black pine, dahil 2 flush yung black pine, 2 flush siya, pag pinutol mo yung candles niya, magsisibol ulit. Tapos yun yung gagamitin niya sa buong taon. Yung sibol na yun, magbubloom, saka magiging magandang parang dome shape, parang cloud, yung shape ng mga bloom na yun, ng mga needles niya, yung mga dahon niya. Tawag sa dahon nila po, needles, yung mga pines. Mga mostly sa mga conifers yung tawag sa dahon nila, needles. Tsaka mostly sa mga needles na yan ay nakakatusok po. Tulad sa juniper, yung needles nila pag nag-mature ay nakakatusok. So ito nga po, dahil single flush pine sila, pag oras na sumibol sila sa spring at pinutol mo yung candle na yon, hindi na yon tutubo. Hindi siya tutubo. Maghihintay siya ng buong taon sa sunod na spring saka siya magbo-bloom. Kaya nga, yung ginagawa namin dito, iba yung ano niya, yung candle pruning niya, yung decandling niya kumpara sa Japanese black pine. Kung ang Japanese black pine, halimbawa ito yung candle ng Japanese black pine, ano, ito yung kamay ko, ito yung candle ng Japanese black pine. Sa Japanese black pine, yung candle niya ay yung candle pala ay ang sibol ng mga pines. Yung sibol nila parang kandila, mahaba-mahaba. Papakita ko po dito. Ganito po yung sibol ng Japanese black pine. Ito. Parang kandila po. Tapos, yung kandila na yon pag nag-bloom, sa pinaka-base nun, merong tinatawag na jiko. Yung jiko ay empty space, parang bakante na space sa between sa puno saka sa needle. Between sa puno saka sa needle, merong empty space. Walang tumutubo na dahon dun. Yun yung tinatawag na jiko. Jiko, J-I-K-O. K-U. J-I-K-U sa Japanese. Hindi ko ibig alam yung ibig sabihin pa sa yun yung tawag ng mga Japanese, jiko. So yun, parang mostly sa mga jiko ay between half inch, between 1/4 inch to 1 inch. Yung depende sa haba ng pines. Mas mahaba yung pines, mas mahaba din yung jiko. So minsan yung jiko umabot ng 2 inches eh. So sa Japanese black pine po, yun yung jiko, yung hinihintay ko. Ewan ko sa iba kung paano sila decandle ng Japanese black pine nila. Pero sa akin, hinihintay ko na maglumabas yung jiko ng candles. So yung jiko na yon, pag oras na mag-bloom na yung candles, mag-umpisan siya magkaroon ng mga needles. Kasi yung candles pag nag-umpisa yan, parang sarado eh. Parang candle lang siya talaga, parang kandila lang siya talaga. Kaya nga tinatawag na candles. So pag oras na nag-bloom yung candle, mag-umpisa na siyang magkaroon ng needles, makikita mo na ma-expose na yun yung jiko. Kasi yung jiko, wala siyang needles. So makikita mo na na doon na part ang jiko, doon yung ang guideline niya, yung limit niya between the tree and the candle. So, sa Japanese black pine, pumuputol ako ng candle, pag nag-decandling ako, pinuputol ko yung candle sa inside sa jiko. Pwedeng sa gitna ng jiko o sa below ng gitna ng jiko, yung malapit sa puno. Pinuputol ko yun po yun. Pagkatapos ng putulin po yun, ay tutubo yung, after lang siguro mga 14 days, mag-umpisa na mag-swell, mag-lumubo yung buds, tapos mag-umpisa ng tumubo yung bagong buds ng 2 flush pine, katulad ng Japanese black pine niya. 2 flush pine, tutubo siya. Bali, dalawang beses siyang sisibol at magsisibol siya ulit after niya na sumibol na ng spring. So, dalawang beses siya isang taon magsisibol. So, doon nga pinuputo sa jiko. Pero, sa single flush pine, katulad ng maple, ng Myugo pine o mountain pine ng Europe, yung paraan ng pag-decandle sa kanila ay iba. Ito yung need candle nila, tapos nandito yung jiko na sinasabi ko. Nandito yung magbubloom yung candle nila, makikita mo yung jiko. Pag nakita mo yung jiko, hindi mo doon paputulin sa jiko yung ano niya, yung candle niya. Puputulin mo yung candle niya above the jiko, doon sa may dahon na. So pag nakita mo yung jiko,
titingnan mo doon sa taas, nagbo-bloom na yung mga needles niya. Magbibilang ka ng isa, dalawa, tatlo. Tatlong set ng needle po. Tatlong group ng needle. Kasi yung needle yan, by set yan eh. So, maaring lima-lima sa bawat set. So, pag nakita mo yung Gico ng New Gupine, pupunta ka ngayon doon sa may candle, sa may tumutubo na needles, saka magbibilang ka ng 3 set, 1, 2, 3, doon ka puputol. So, ibig sabihin, tinirhan mo siya ng needle para gamitin niyo sa buong taon. Kasi yung needle po sa ilalim ng Gico, yung mga luma na, patapos na po yun eh. So, by the time na tumubo yung candle sa spring, itong sa ilalim na to na mga needles, mga dahon niya, ay isang taon na. So, bali, ibig sabihin, gagamitin ngayon ng puno, yung mga dahon na yun, pag hindi mo itinirhan pag hindi mo siya tinirhan ng dahon sa taas, gagamitin yung mga puno na yun sa another taon pa. Normally yun, within 2 years or less than 2 years, malalagas na yun eh. Malalagas na. So, ibig sabihin, magugutom yung puno mo ngayon. Magugutom siya kasi hindi mo siya tinirhan ng dahon na bago. So, kaya yung gagawin mo, dun galing sa Gico, pag oras ng Mugo Pine, single plus pine yung gagamitin, yung gagawin mo, dun sa may Gico, pupunta sa taas, bibilang ka ng tatlong set ng needles, tapos puputulin mo. So sa buong taon, meron siyang bagong needles na magde-develop at magkukulik na naman ng pagkain sa atmosphere, magkukulik ng pagkain sa araw, magpo-photosynthesis, magkukulik ng carbon sa air at sa ground. Tapos pakakainin yung puno. Kasi yung dahon po, yun yung central kitchen ng puno. Doon po nag-create yung puno ng pagkain. Hindi ibig sabihin na pag pinakain mo yung puno, nilagyan mo ng abono, pag sinipsip ng puno yon direkta sa trunk niya, ibig sabihin kumain na yung puno. Hindi pa po. Hindi yon yung pagkain ng puno, yung fertilizer na nilagay mo. Yung fertilizer na nilagay mo, dadalhin pa yan doon sa taas, papunta sa dahon ng puno. Pagdating doon sa dahon, imimix siya doon kasama ng sunlight, kasama ng carbon na nakuha sa lupa, kasama ng carbon dioxide. Imimix siya doon kasama ng oxygen pala, kasama ng kung ano-ano. Tapos, imimix siya doon kasama ng tubig lahat-lahat, tapos magkikreate yung puno na tinatawag na carbon hydrate o sa ibang salita, carbohydrate. Asukal po yung pagkain ng puno. So, yun po yung gagamitin ng puno para pakainin yung buong katawan niya. Yun yung gagamitin niya para i-nourish yung katawan niya. So, yun po yung parang anatomy ng puno, kung paano siya umano. So, ito nga po yung sinasabi ko na yung Mugo Pine ay napakabagal. Medyo mabagal siya. Parang duwende siya. Pero natutuwa po ako sa kanila kasi ang ganda po ng itsura nila. Kaya lang, ang liit. Para kung hindi ka pasensyoso, kung normally kasi yung mga nagbo-bonsai, lalo na yung nagbo-bonsai ngayon, ito po yung unang in-advise ko sa kanila. Huwag magmadali. Dagdagan yung pasensya. Pag kinukulang ka ng pasensya, parang wala ka ng pasensya, parang naiinip ka sa paghihintay, damihan mo yung puno mo. Mag-collect ka ng madaming puno. So habang hinihintay mo ito na lumaki, ay abala ka sa ibang puno. So hindi ka maiinip, tsaka hindi mo papatayin to. Kasi normally po yung mga baguhang nagbubonsai, yung pamapatay po sa puno nila, ay yung impatientness nila, yung kulang sa pasensya. Gusto nila, pagkagising nila, akala mo kahapon isang taon na parang ang tagal nila naghintay. Parang bagot na bagot sila, parang inip na inip sila. Tsaka kapag nakikita nila yung iba na nagbubonsai, gusto nila kaagad na gusto nila na yung puno nila ay ganun din, magiging ganun din sa iba. So, pinipilit nila kung lastiko lang po yung puno, ay hihilahin na nila para humaba ng humaba. Kung garter lang yung puno, hihilahin nila. Kung play-doh lang yung puno, gagawin na nilang bonsai to kaagad. Yun po yung attitude ng mga baguhan ngayon sa bonsai. Walang pasensya po. Kaya kung nakikita nyo nga yung original ng mga bonsai, yung mga Japanese at Chinese, masyadong pasensyoso sa paggawa. Kahit ilang taon pa yan, pasensya lang. Kaya i-practice natin po yung pag nagbubonsai tayo, yung pasensya. Yun yung pinaka-essential na tool sa pagbubonsai. Hindi yung clip mo, o yung scissor mo, o yung martilyo mo, kung ano-ano, o yung abono mo. Hindi yun yung pinaka-essential na tool sa pagbubonsai. Yung pinaka-essential nyo na tool sa pagbubonsai ay yung pasensya nyo. Kasi yung bonsai po ay all about pasensya. Walang madali po sa pagbubonsai. Lahat ay dumadaan sa pasensya.
merong mapalad na mabilis yung puno nila, so maikli lang yung pasensya na i-apply nila. Meron namang minamalas na matagal lumaki yung puno nila, so matagal yung pasensya na required para sa puno nila. Kaya nga, yung advice ko palagi na pag oras na may mag-comment sa akin sa ano, Facebook, kasi medyo madami na po nakakilala sa atin ngayon, hinahabol tayo hanggang sa Facebook. So, pag nag-comment sa akin sa Facebook, hinihingan ko ng picture. Sabi ko, patingin nga ng litrato ng ano mo, ng puno mo. Tingnan natin ko ng anong itsura. Tapos biglang papakita sa akin yung puno na kalbo. Puno na kalbo, parang ako, kalbo din po ako. Kung nakikita niyo po yung palagi ako nakasombrero, ay dahil kalbo po tayo, wala po tayong buhok, kaya lang wala tayong confident na ipakita ito sa YouTube. Kaya ito yung ano natin, yung parang mask natin para nagbibigay ng confidence sa atin. Kasi kung wala ito, hindi niyo ako makikita sa YouTube ngayon. Iba yung gagawin ko. So, pasensya niyo na po, yung palagi kong nakasombrero po na appearance sa inyo. So, ito nga po. Pag ipakita sa akin ng picture, kalbo po yung puno, kalbo. Tapos andun lahat yung dahon sa may pinakatuktok. Ay, anong nangyari dyan, sabi ko? Tapos may war. Tapos baluktot na. Tapos yung sa taas na dahon, parang binawasan na. Sabi ko, anong nangyari dyan? Sabi, okay na daw po yan ba yung ano sir, yung design ko. Sabi ko, hindi pa nga dapat i-design yan eh. Tama na yung ibaluktot mo yung puno, pero wag mong kalbuhin. Kasi sabi ko, yung pagbubonsai, hindi all about design. Hindi all about design. Kailangan mong alagaan yung puno. Yung puno ay buhay. Kung yun, kung ito ay Lego lamang, kasi makikita nyo po merong Lego na bonsai na ngayon eh. Makakabili kayo ng Lego na bonsai. Kung ito ay Lego lamang na hindi na nangailangan ng nutrition at pagkain at pagdidilig, ay pwede yung ganun-ganunin. Pwede yung madaliin. Kahit straight away, within minutes, may bonsai ka na. Pero dahil ito ay puno, isang buhay na puno, ay hindi natin pwedeng ganunin. Dapat hintayin, pakainin, hintayin yung response niya, saka gagawin na naman yung susunod na bagay kung anong gusto mong gawin. Lalo na yung mga major na bagay, hindi mo pwede pagsabay-sabayin yun. Yung mag-root pruning ka, saka mag-prune ka din sa taas, hindi pwede pagsabay-sabayin yun kasi may stress yung puno. Yung problema, oras na ma-stress yung puno, yung recovery time nun ay hindi mo alam. Anon yung recovery time nun? Walang eksaktong time para sa pag-recover ng puno. Hindi ko alam kung alam ng iba. Ewan ko, even kahit scientist po siguro, hindi alam na kung gaano katagal yung recovery time ng puno. Kung gaano siya katagal nagre-recover. Depende po yun sa kalusugan ng puno nyo. Kung malusog yung puno nyo, mabilis yung mag-recover. Kung hindi malusog yung puno nyo, matagal din siyang mag-recover. O kaya mabibilis na variety ng puno, katulad ng mga balete dyan, o kung ano pa dyan ng mga native natin sa Pilipinas, mabilis yung recovery nila. Pero pagkatulad dito ng mga pines, na sa isang taon ay isang metro lang yung kayang tubuin, ay mabagal po yung recovery time niya. So, yung recovery time na po na yun, instead na mapabilis yung pag ano nyo, pagbobonsai nyo, lalong tumatagal kasi nag-aksaya kayo ngayon ng oras sa recovery. So mostly sa mga baguhan ngayon, hindi na iisip yun eh, yung mga bagay na yun. Yung alam lang nilang tingnan sa puno nila ay yung panlabas na itsura ng puno nila. Hindi nila nakikita yung pangloob na ano ng puno nila, kung ano pa yung ginagawa sa loob ng puno, kung ano ba yung reaksyon ng sa loob ng puno sa ginagawa mo sa kanya. So nilagyan mo siya ngayon ng stress, babagal siya kayo lalo na itong Mugo Pine. Pag nilagyan mo ng stress to, lalong babagal ito. Magiging siguro less than 1 inch na lang yung itutubo yung sa buong taon pag yung oras na na-stress. Kasi alam ko, na-stress din ito eh. Na-stress ito eh dahil hindi ko pa alam nga kung paano alagaan ito eh. Sanay ako sa Japanese Black Pine, first time ko nag-alaga ng Mugo na patubo from seeds. Ito, yung Mugo na to ay nabili ko to sa nursery as seedlings noon, na siguro mga less than isang, mga kalating metro yung taas niya. Tapos pinagbabaluktot-baluktot ko lang, saka ginawa ko siyang tanuki. So, yung purpose ko nun ay para meron lang akong Mugo Pine. So, hindi ko talaga purpose na magkaroon ng madaming Mugo Pine. Hindi ko talaga dream yun na magkaroon ng madaming Mugo Pine. Kasi alam ko nga, yung Mugo Pine ay less yung speed niya,
sa Japanese black pine at less din yung ano niya. Ilagay natin sa price-wise yung presyo niya. Pag oras na bibenta mo, yung popularity ng Yugo kumpara sa Japanese black pine ay less lang. So, pag oras na katulad ko, nag-umpisa ako ng nursery, nag-umpisa ako ng seed nursery, walang value yung Yugo sa nursery ko. Parang maliit, may value din pero mababa yung value niya. So, hindi ako magkakapera sa Yugo. Wala halos, yung popularity niya hindi din ganun kataas yung Yugo. Kasi dahil na sa speed ng ano niya, ng paglaki niya, yung mabagal. So parang hindi ano sa akin yung Miyugo, hindi appealing ba. Pero for the sake of ano na lang o collection na pag mayroon na pakita ng Miyugo, may papakita din ako ng Miyugo. Ay may Miyugo ako, yung pang pinaplano ko na bumili din ng white pine tsaka ng scot pine, yung another European pine. Yung white pine, puro white pine, Miyugo pine, scot pine, Austrian pine, yung tinatawag nila na Pinus nigra. Hindi yung black pine dahil yung nigra, di ba black din. Pero hindi yung black pine, yung Pinus nigra is Austrian pine. So gusto kong kumuha ng mga ganun na pine para just for the sake of collection lang ba. Pero sa sabihin na ilalagay ko sa nursery ko at padamdamihin ko at ibibenta din, ay medyo pag-isipan ko pa po. Pwede kong gawin po pero aksaya po sa time kasi matagal silang lumaki. Hindi mo sila mabibenta ng mahal. Tapos yung labor mo, yung expenses mo sa lahat ng gagawin mo, abono, labor, yung fertilizer, mahal po. Too big. So hindi mo pwedeng dagdagan yung presyo nila. Katulad sa Japanese black pine na popular siya, tapos ideal siya na parang ano siya, favorite siya ng mga nagbo-bonsai, parang number one favorite ng mga nagbo-bonsai kahit din sa Pilipinas. Naluloko kayo sa Japanese black pine, nakikita lang kayo yung Japanese black pine, tanong na lang tanong kaagad eh. Yun yung ano po, yung aura ng Japanese black pine. Napakalibutan po yun ng aura na ang ganda. Kahit ganin lang kaliit yung Japanese black pine, ang ganda sa paningin ng lahat. Lalo pag oras na dinagdagan mo pa siya ng galaw, lalong tumataas yung presyo niya. So yun po yung Japanese black pine. Kaya nakita ko po yun, yung potential ng Japanese black pine. Kaya nakumpisa ako ng seedling production ng Japanese black pine na ano, sa future. Hindi pa ngayon, sa future, hindi natin alam, baka another 2 years pa. Pero yun po yung intention ko na mag-nursery ng Japanese black pine. So anyway po, pinag-usapan lang natin yung Miyugo pine dahil naghihintay nga ako ng time na pumunta ng trabaho. Meron pa ako ngayon kalahating oras para umalis. Normally bago ako pumunta ng trabaho, nagme-meditate po ako. Meditate yung anong tawag doon, visualization ba? Kasi kailangan nyo natin yun. Yung mag-visualize ka, yung hindi ka banjing-banjing lang na pagdating mo sa trabaho, hindi mo aram kung anong gagawin. So kahit nasa toilet po ako, kahit nakaupo tayo sa iniduro, ay nag-visualization ako. Pagkagising ko pala sa umaga po, pagmulat ng mata ko, hindi pa ako babangon, eh nag-visualize na ako kung ano yung pinakauna kong gawin pagdating sa trabaho. So magdadrive ako, ingat sa traffic, i-visualize ko din yun na yung pag-iingat sa traffic, yung speed, maintain yung legal speed, tapos maintain yung proper control sa kotse. Tapos pagdating sa trabaho, bababa, punta muna ng banyo, prepare yung sarili, mag-toilet, iihi, kung ano man dyan, direction sa trabaho. Tapos visualize ko na yan kung ano yung pinakaunang dadamputin ko. Ganun po ako. Anong pinakaunang dadamputin ko at paano ko i-execute yung trabaho ko. So sa buong araw, buo na, bago pa man ako dumating sa isip sa trabaho, ay buo na sa isip ko at tanggap ko na ganun yung araw, kaya hindi ako tatamarin. Kasi tanggap ko na ganun yung araw ko. Katulad po ng mga, kung nakikita nyo yung mga figure skater, mga diver, yung mga aerobatic na ganun sa ere. Nakatayo lang yan dyan, kung napapansin nyo, kung nag-observe kayo. Nakatayo lang siya sa diving board. Nakatayo lang siya dyan, nakaganon siya sa diving board eh. Naghihintay siya ng tamang kick ng mind niya para tumalon siya. Kasi hinintay mo yung full, parang yung nag-gain ka ba ng confidence ba? Pag na-reach mo yung peak ng confidence mo, saka siya tatalon.
Pero bago siya tumalunpok, more than 10, more almost 100 times niya na visualize yung pagtalon niya. Kaya kahit first time lang siyang tatalon doon sa diving board na yon, sa isip niya, 100 beses na siya tumalon. Ganun. So, imagine nyo lang, pag oras na nag-ano kayo, imagine nyo lang, pag oras may ginagawa kayong bagay, di ba kailangan natin ng practice para gumagawa ng bagay? Halimbawa, yung pag-uponsay, pag-uway, magpa-practice tayo. So, ilang practice bago ka maging skillful, bago ka magtutumubo yung confidence mo. Normally, yung unang tutubo yung confidence mo, tapos susunod na yung skill mo. So, pag mga 3-4 na practice ka na, medyo kabado pa. Pag mga 10-20 times ka nang gumagawa, medyo confidence ka na. So isipin nyo lang, yung visualization, hindi pa siya nakatalon, 100 beses lang siya tumalon, pero sa isip niya, 100 beses na siya tumalon. So ibig sabihin, sa isip niya pa lang niya, nagbivisualize siya, nagpa-practice na siya sa isip niya. So kabisado niya na yung routine dahil doon sa visualization niya. Kinabisado niya muna sa isip niya, sa utak niya. So dahil kabisado niya sa utak niya, nagbilib ngayon yung utak niya na expert siya dyan. Ganon yung visualization po. Kaya ganon din sa ano natin, sa daily life natin. Visualize mo kung ano yung gagawin mo. May plan ka sa kahapon, may plan ka kung ano gagawin mo bukas. Tapos kinabukasan, pagising mo, i-visualize mo kung paano mo gagawin yung plano mo kahapon. Yung pinaplano mo. Parang i-put into action mo ba, but through visualization. So by the time na gagawin mo na, ay alam mo na. Parang nakapila ka sa bangko. First time pumunta ng bangko, magdi-deposit ka. Lahat ng nasa harap mo, nasa hulihan ka ng pila. Lahat ng nasa harap mo ay magdi-deposit. So pag maganda yung visualization mo at maganda yung observation mo, by the time na pumunta ka sa dulo, tsaka dumating ka na sa time mo na, sa moment mo na, na ikaw na yung nasa harap ng teller, pag-execute mo ng magde-deposit ako, pati mga sinasabi mo, akala ng teller, may 100 beses ka nang mag-deposit. Yung experience, akala ng teller, experienciado ka na sa deposit. Yun pala, first time mo lang ginawa. Yun po yung magic ng visualization. Kaya nga, ma-apply natin, kahit sa pagbubonsay natin, ma-apply po natin yung mga ganun na bagay, na visualization. So anyway po, pupunta na po ako sa trabaho. So bigyan ko yung sarili ko ng mga siguro another 20 minutes para mag-visualize. Mag-visualize po ako ulit. Kasi nag-ano yung focus natin eh, napunta sa bonsai. So babalik ko ulit yung focus ko, mag-visualize ulit ako. Babalik ko yung focus ko doon sa trabaho ko. So hanggang dito na lang po yung ano ko, video ko. Naisipan ko lang na mag-video ngayon kahit maikli, para lang magkwentuhan tayo kasi gusto kong minsan may mga ano ko, may mga ideas, may mga iniisip ako sa utak ko na gustong i-share sa inyo. Kaya lang mostly wala tayong oras, pero pag oras na may konting time tayo ay magkukwentuhan tayo tungkol diyan. So ito nga po, kung natandaan niyo yung usapan natin, kung hindi niyo man nakuha, maglagay lang kayo ng katanungan diyan sa ano, i-explain ko ulit yung ano. Pero pwede niyo ulit-ulitin po yung video para maintindihan niyo po. Ito ang Mugo Pine, Mountain Pine, Single Flush Pine. Isang beses lang si Sibol sa isang taon. Si Sibol siya ngayon spring. Susunod na siya ng spring si Sibol ngayon. Putulin mo man ito, susunod siya ng spring magsisibol. Kaya dapat wise kapag pumutol nito. Kinukonsider mo yung lahat. Kinukonsider mo yung old needles niya, yung old na dahon niya na malalagas na yon. Kukonsider mo na lagyan siya ng bagong dahon para may pagkain siya sa buong taon. Kasi nga yung pines, pag nabusan ng needles, mamamatay. Hindi pwede sa pines yung defoliation. Hindi pwedeng defoliation sa pines na total defoliation na walang matira. At least, tirahan mo siya ng kalahati, 50% ng needles niya. 50%. Pinaka-critical na 30%. Iwanan mo siya ng mga 30%. Pero huwag kang umabot sa 30%. At least 50% may maiwan siya. Ganun po yung pines. So yung Japanese black pine, 2 flush pines. Yung Mugo pine, single flush pine. Isang beses lang, isang taon si Sibol. Yung Japanese black pine, 2 beses. Spring, si Sibol, putulin mo, si Sibol ulit. Ganon yung Japanese black pine. Kaya magandang paglaruan yung Japanese black pine.
So, sana po may natutunan kayo sa pinag-usapan natin ngayon at mag-ano na po ako, mag-visualize. So, ewan ko kung saan ako mamaya mag-visualize kasi parang sumasakit na naman yung tiyan ko eh. Biglang tumaas yung acid ko na naman sa kwentuhan natin, sa nag-umpisa akong mag-isip. So, ewan ko kung saan ako mag-visualize mamaya, kung sa iniduro na naman, kung nakaupo ako sa iniduro, doon ako mag-visualize. O kung hindi man, kung okay lang yung tiyan ko, ay doon na tayo sa my shed mag-visualize. Pero at least po sana may natutunan kayo sa pinag-usapan natin. Yun lang po yung sana yung gusto kong i-share sa inyo na mga idea ba, na mga karunungan. Eh, hindi naman po dahil madamot. Pag, kung ano yung gusto nyong malaman, sabihin nyo lang. Mag-message lang kayo sa inbox natin. Pag gusto nyong i-shoutout, sabihin nyo lang dyan, Brother Sai, shoutout dyan sa kung sino na mga kaibigan ko. I-message nyo lang dyan at i-shoutout ko kayo sa next ko na mga video. So ito po, Mugo Pine. Magandang klaseng pine pero mahirap. Mahirap alagaan. Sa dalawang taon, 2 inches, 3 inches lang yung, wala nga 3 inches yung tinubo niya sa 2 years. Ganun lang po. Pero alagaan ko po ito, palalaking ko ito. Makikita niyo yung updates nito, makikita niyo paano lumaki ito. Titimplahin ko lang yung lupa nito. Siguro medyo may konting ano ako, may konting mali sa kung ano man. Kasi normally sa tuktok po ito ng bundok na tubo eh. So ano yung ma-expect mo sa bundok? Lalo sa Europe, malamig, tuyo, dry, mabato. So yun po yung pag-isipan ko. Pag-a-adjustin ko po yung ano nito para makikita ko kung ano talaga yung gusto niya na klase ng lupa o klase ng pag-alaga. Adjustin ko po to. So makikita yung mga updates nito po sa sunod ko ng mga videos sa future. So anyway po, sana po may natunan kayo at magandang umaga po sa lahat at masayang pag-ubunsay po sa inyong lahat. Patuloy nyo pong i-support yung channel natin. Tutuloy ko pa rin yung ano natin yung mga pagbibideo ko, mga pag-share sa inyo ng kung ano-ano at i-support nyo din po yung channel natin. Paki-like po ng channel natin, paki-subscribe. Sa mga baguhan po, pwede kayong mag-message kung gusto nyo. Sa mga dati na pong nanonood, pwede po kayong mag-shoutout kung ano man yung gusto nyo. Pwede kayong mag-suggest kung ano yung gusto nyo yung next time. Minsan po may mga suggestion kayo na hindi ko nagagawa, nakakalimutan ko po yun. So, pag medyo matagal-tagal na po, kung gusto nyo, ulitin nyo lang po yung ano nyo, yung suggestion nyo at hanapan po natin ng paraan na magawa natin. Minsan po naubusan na po ng oras eh, masyadong banat yung ano ko, yung attention ko sa pag-video at saka pagtatrabaho nga kasi may trabaho din tayo. So, yung trabaho ko from 9:30 ng umaga hanggang minsan 6:30 o 7 ng gabi. Depende sa frequency po ng trabaho. Normally po, nagtatrabaho ko is ako ng mga 8 hours lang. Pero minsan, pag hinihingi ng pagkakataon, mag-request yung boss natin na stay ba kayo kasi importante ito, bukas din papadala. Bukas ay si-ship. So, minsan nag-stay back tayo. So, anyway po, sana po ay may natutunan kayo sa mga sinishare ko sa inyo. At sana po ay huwag kayong labas ng labas kasi yung COVID, sinisilip-silip lang tayo dyan. Sumisilip-silip lang yung COVID sa inyo dyan. Yung nanay ko nga, nagkalagnat nung isang araw, sabi ng kapatid ko, nagkalagnat yung nanay ko eh. Pero buti na lang hindi naman COVID. So, ako po, naka-booster na. Tatlong beses na akong na-injectionan. So, medyo confident na tayo. Pero huwag palang magbigay ng kumpiyansa po. Kasi COVID po, nandyan lang sumisilip-silip. Hindi natin alam kung itong Omicron na to, ito na yung last na variant ng COVID. Baka the whole alphabet po yung variant nito eh. Omicron, nasa O na tayo. O P. P na naman. Anong susunod? Sana po, mag-ingat kayo. Huwag labas ng labas, huwag hunting ng bonsai. Ipagpaliban na muna po. Alagaan na lang kung ano yung meron kayo sa ngayon. Saka na lang yan pagtapos na yung COVID. So anyway po, magandang araw po sa lahat at masayang pagbubonsai po sa inyong lahat.